Meron tayong ayosin ditong ano, wall clock. So nagandaan lang ako dito dahil malaki siya. So nung tinrinay ko, ayaw gumana. So, bago ka lang sa akin ng ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga darating pang video. Ayan. Ayaw gumana bago tong ano, battery niya. Ubi stop. Sabi ko na stop. Bali double A ito, guys, ano, double A. Galing po ito sa ano, magbubuti, binili ko ng halagang 20. So try natin muna tong ano, battery para makita nyo kung ilang volt tayo ba ang laman nito. Dito natin ilagay DC current and DC voltage. So ano muna natin, sukatin muna natin para sigurado. So may laman pa siya ng 1.3 volt DC. So ibig sabihin, working pa to. So bakit kaya ayaw gumana, guys? Subukan natin ulit. So may nakakita nyo, yung plus, positive, yung minus, negative. No comment na po ako dyan. So ayan. Ayaw talagang gumalaw. Stop! Sabi ko na stop! Ito yung ano niya, selector. So ayaw talaga. Sayang naman. Halimbawa may mga ano kayo nito, may mga wall clock kayo doon sa inyong bahay. Hindi na ginagamit. So pwede nyong ayusin. Tuturuan ko kayo paano ayusin itong ganitong mga wall clock. So ang gagawin natin dito, bubuksan muna natin. Ayan. Buksan muna natin siya. Naka-ano lang naman pala to. Mga naka-ano, naka-clip. Ayan o guys. Madali siyang tanggalin. Pag may mga ano, magbubuti na may mga daladalang wall clock. Karamihan kasi ang mga ganyan, minsan sira lang yung battery at minsan naman hindi talaga gumagana kahit bago yung battery. So ganito lang pag-ayos niyan, guys. May mga nagsasabi kasi nung inayos ko nung yung ano, yung wall clock nung manakaraan, hindi ko daw pinapakita. Paano masabi? So ito na nga po para makita nyo nung maigi. So ganyan lang. Tinanggal muna natin yung salamin. Kasunod-sunod lang naman yung second, minute, saka yung hour. Yung hour yung pinakang maiksi. Ay, yung pinakang, ito yung hour eh, maiksi. Tapos yung minute yung mahaba, mahab. Karamihan ito nagpapakaproblema. Ayan guys. Nagkakaproblema talaga yan. Kaya yan dapat natin ayusin. Yung loob mismo ng wall clock. Ayan o. Ang mga nandiyan sa loob niyan, ayan yung mga gear. So
Siyempre, kailangan pag nagbukas ka naman ito, kailangan dahan-dahan. Dahan-dahan ang bukas nito kasi puro gear ito eh. Kumbaga doon sa mga washing machine, gearbox. So may mga gears yan. So ganyan ang pagbubukas niyan. Kabilaan lang ng clip siya. Dahan-dahan mong iangat. No comment na po ako dyan. So yan. Kailangan alam mo rin yung pagkasunod-sunod ng gear. Kung saan nakalagay. Kailangan picturean mo. Picturean mo. Para hindi ka malito. Ako naman, sinusunod-sunod ko na lang. So, ito yung magnet. Yung umiikot. Yan yung magnet. Ilagay natin yung ano. Ilagay natin yung battery. Ilagay natin itong battery. Ayaw pa rin. Ay, ayaw. Tingnan natin itong makina. Ayan. Yung mga coil na yan. Tingnan natin bakit siya ayaw gumana. So ito, huwag na natin pakilaman yan dahil yan ay gear lang. Gearbox. So kailangan itong titingnan natin na maigi. Ayun. Malamang. Ayan guys oh. Ayan oh. Meron siyang ano. Mold. May kalawang siya guys. Lagyan natin ang locker tin. Subukan natin ulit guys. Tingnan natin muna dito. Bago natin subukan, tingnan natin yung ano niya. Ayun oh. Nagkaroon nga na ng mold. Ito yung kabila. Para doon sa negative. Ayan. Karoon ng amag siya. Siyempre magiging kalawang na rin. So ayan. Subukan natin guys. Kaya ulit ito. Minsan naman guys, ang nagiging problema nito dito sa may magnet nito, ito yung magnet, yung umiikot. Nagkakaroon po dyan ng ano, kalang. Oh my God! Wow! Kalang ng minsan patay na langgam. Kaya hindi umiikot talaga. Gumaano lang, nanginginig lang ba? Kaya ang gagawin nyo, lilinisan nyo yan. So yan. Tapos lagyan natin itong battery. Yun. Kita nyo guys. Ayun, nanginginig na yung ano. Nanginginig. Umaandar na itong ano. Itong magnet. So yan. Gumagalaw na. So ibig sabihin, ang naging problema niya lang yung mold o yung mismong amag doon sa loob. Ayan. Gumagalaw na yung magnet. Kapag gumagalaw itong magnet, ibig sabihin, maaandar na siya. Iikot na yung mga kamay nung
wall clock. So ayan, balikin natin. Bukan natin lang ito ulit. Bola lang yan. Nakakasama yung mga girl. So yan, umikot na siya. Tapos lagyan na natin ito guys. Tapos try natin guys na ilagay yung mga kamay. So ilagay natin yung kamay. Kahit ito lang isa, pwede na. Makikita natin kung gumagana ba o hindi. Kaya naka ano siya. Naka higa. Subukan natin. Yun. So ayan guys, gumana na. Napakadaling ayosin lang. So ang gagawin natin, lalagyan na natin doon mismo sa ano, sa lalagyan nito. Tanggalin muna natin yung battery. So punasan muna natin siya. So ilagay na natin guys yung mga ano, yung mga kamay niya. So ayan, unahin muna natin yung oras, yung hour, yung ano, oras. No comment na po ako dyan. Kailangan pag naglagay nito, tama muna natin sa 12. Pwede rin 12. So ayan, 12 o'clock. Tapos siyempre yung ano, yung minutes, 12 o'clock pa rin. Seconds, okay lang kahit anong ano yan. Kahit anong lagay natin. Kahit saan yan pwede ilagay. Kahit 9, 10, 11. Okay lang yan. Basta itong ano, minutes saka sa oras. Sa 12 o'clock. Ayan, umandar na siya. At siyempre, ilagay na rin natin yung salamin. Bago natin ilagay itong salamin, linisan muna natin. Tapos lagyan natin tong ano niya, cover, yung panlock ba, bali wala siyang tornilyo, ito yung magiging quintal lock.
So ayan, okay na si Liz. Yun, may bago na rin yung ano niya. Yung oras. Ay, yung minutes. So ganyan lang guys, kadali mag-ayos ng ano, ng wall clock. So hanggang dito na lang po ang aking video, at sana ay nagkaroon po kayo ng kaunting kalaman tungkol dito po sa aking ano, ginawang video ngayon. So maraming po salamat, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Maraming po salamat at magandang araw po sa inyong lahat.